Namaste mga kachinggo. This is Beshiani, my YouTube channel. Ang video ko po ngayon is FS topic reading test mga kachinggo. Review test po tayo mga kachinggo. Part 2, okay po. Ayan po. Pugiwa kachi. Do munjang parugi yun film yun puran kusul kusup siyo itong yun yun yung ramputo insayin po nito connect daw piliin daw ang tamang sagot sa dalawang sentence na connected. Ayan po, do munjang, to is dalawang sentence daw siya na connected daw yung tamang dalawang sentence na nag-connect. Okay po mga kachinggo. Ito po, ang pugi po tayo, pugi. Ang ibig po sa pugi is sample. Kaya po sa mga mag-example dyan, is, lalo na sa mga reading po, ay sa listening po, kapag may narinig po kayong pugi, ibig po niya yung sample. Kapag may narinig na po kayong ilbon, doon na po kayo mag-umbisa, sumagot po. Kasi ang ilbon po ibig sabihin is number one po, okay? Ito po isa, yung suru, hamira, kekut, hamira. Ito daw pong dalawang sentence daw nito, i-connect daw yan, pag-iisahin daw yung mga kachinggo. Tapos ngayon, hanapin daw po natin yung tamang sagot na connected sentence na pinag-isa, okay? Ito number one is, chong surul heso kekot hamda. Ang tamang sagot daw is number one kasi heso. Ibig sabihin heso is kaya or so. So, chong surul. Naglilinis daw ako kaya malinis. Ayan o. So, kekot hamida. Itong kekot hamida is malinis. Naglilinis kaya malinis. Ganun, okay po? Naglilinis ako or naglilinis ako kaya malinis. Okay po, yan. Ito na ibig sabihin po ng peso. Ito naman, chong surul, haru, kekot hamida mga kasunggo. Itong haru naman is, tawag nito is, intention. Intention, pero dapat is karu yan, karu dapat is karu kada or karu unta. Okay po mga kachinggo, is ro kada po dapat yan. Okay po, intention po yun or action mga kachinggo. Ito naman si chong surul hajiman kekot hamida. Ibig naman ibig sabi po nito hajiman is but or however, naglilinis ako or ako ay naglilinis pero malinis. Okay po, ayan, hajiman. Ito naman is chong surul ha guna kekot hamida. Ang ibig sabihin naman po nito is ha guna or guna is or. Ito yung makatigo. Naglilinis ako or malinis. Ganun po, okay? Kaya ang tamang sagot dyan is number one po. Okay po. Next is, ayan po yung heso makatigo. Heso. Ay po, heso mga kachinggo. Chigul. Ito po yung heso, yung sample natin. Heso. Chigul, jua heso. Duso guane, jaju kayo. Ibig sabihin po nito mga kachinggo is, gusto daw niya yung book. I like the books. Okay, chigul. Kaya, pupunta daw siya lagi sa library. Ayan o. Duso guane, jaju kayo. Ayan o, jaju is, lagi daw siya pupunta. Jaju, madalas siya pupunta sa Dusuguan. Dusuguan is a library, okay? Next is Chigul. Chigul, samnida. Sojumi, kamnida mga kachinggo. Alam ba ang Sojumi? Ang Sojumi is a bookstore. Sa atin di ba, national bookstore. Basta mga bookstore mga kachinggo. Ito mas, Chigul, samnida is bibili daw siya ng book. Okay. Number one is Chigul Saro Sujumi Kamida. Ito naman tong Saro is intentional po mga chinggo or action. Saro po kayo mga chinggo. Ru Kamida o Ru Kada. Yan, Ru Kada, okay. Number two is Chigul Saro Sujumi Kamida. Itong Saro naman is at or end. Chikun, bibili ako at
pupunta sa bookstore, ganun. Number 3, chikun sa so, so jimmy kamida. Itong so naman is koriso, koriso yan, or kaya chikun sa soyo, koriso sujumi kamida, ganun po yung sabi mo, kaya, okay po. Tapos naman is number 4 is chikun sa jiman, sujumi kamida. Ibig sabihin naman ng jiman is hajiman yan, or but however makachinggo, parang ganito ko, parang ganito makachinggo, chikun sayo hajiman so jumi kamida, ganun po yun, parang pinag-ano siya, pinag-isa na lang din po. Kaya, chigul sa jiman. So, jumi kamida, okay? Kaya, ang tamang sagot dyan is number 1 na kachinggo. Kasi, row, sa row, ibig sabihin niyan is intentional. Intention, pupunta ka sa isang lugar na may gagawin ka. Ayun na kachinggo. Nakatinggo, uru kada o uru uda, nakatinggo. Ang ibig sabihin po nito is pupunta ka or darating ka dito sa isang lugar para may gagawin ka or may intention kang gagawin or action, nakatinggo. Ayan, example natin. Oninge, tunol, cha, yoro, kayo. Pupunta daw ako sa bangko para mag-withdraw ng pera. Ayan o. Oningi tunol. Cha. Cha. Cho. Yung cha. Cha. Cho. Bro. Ibig sabihin niya makakinyo is withdraw. Cha. Choro kayo. Pupunta ako sa bangko para mag-withdraw ng pera. Okay? Ayan po ibig sabihin niya. Next is. Ayan naman makakinyo is kumuni kamida. Kachi kaleyo. Ayan. Number 1, kumuni ka minso, kachi kaleyo. Ito na minso is, ibig sabihin po niyan is while or during, ganun. Pupunta ako habang kasama ka, ganun. Ganun po yung sabihin mo. Number 2 is, kumuni ka nunde, kachi kaleyo, ganun. Ito naman is, parang, ito naman is, nagyayaya ka, ano, nagyayaya ka. Pupunta ako sa park, kasama ka ba? Ano, okay? Number 3 is, kumune, karyugo, kachi, kaleyo. Ito naman karyugo is, may gagawin ka or intention. Ganyan po, okay? Intention, pupunta ako sa ano, kasama ka, ano, parang, parang mali yata, karyugo. Parang may gagawin ka doon sa lugar, tapos iyayain mo siya. Friend mo kami. Tapos number 4 is kumuni ka kuna kachi kaleyo. Ibig sabihin naman no, kuna is, di ba, naibanggit na kanina is, or pupunta ako sa park or sama ka ba ng kachi kaleyo. Kaya ang tamang sagot dyan is number 2, kasi itong nonde po kasi ibig sabihin niya is nag-yaya ka, ganun, nag-propose ka, proposal, ganun, okay, mga chinggo. Ayan. Ay, makanitngo, nunde, ganun, diba? Bekwa jume, kanunde, kachi, kaleyo, ganun. Pupunta ako sa department store. Kasama ka ba, ganun? Do you want to join me? Ganun. Kanunde, kachi kaleyo. Ganun po ibig sabihin ng nunde. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video for today, mga kachinggo. Abangan nyo, mga kachinggo, yung aking part 3, mga kachinggo. Kaya please subscribe, like, comment, and share my video. Okay po. Annyeong. Annyeong mga kachinggo. Bye. Annyeong.